So what is up mga kaibigan, so we are back at it again with another video. In for today's video ay maglalaro tayo ngayon ng Minecraft dito sa Survival Series Episode 9. And if you are new around here, don't forget to subscribe my channel. And ano pa ang hinihintay mo? Simulan natin itong video na ito. Let's go! Alright mga kaibigan, grabe! Episode 9 na po tayo ngayon dito sa Survival Series natin. Talaga nga namang napakabilis ng mga episode natin ngayon. And as you can see nga pala mga kaibigan, ay gumagamit na po tayo ngayon ng shaders dahil napansin ko na mas nagiging buhay yung Minecraft ko kapag may shaders. Siyempre guys, bago ko muna sabihin sa inyo yung agenda natin for today, ipapakita ko muna sa inyo yung mga nag-update dito sa ating base. Unang-una mga kaibigan, ay nagdagdag ako dito ng mga dirt para mas lumawak yung lupa dito at para kapag merong tayong i-build, eh pwede natin ma-build sa pwestong ito. And isa pa sa mga update natin mga kaibigan, nakapaglagay na po tayo dito ngayon ng mga villagers. So as you can see, meron na tayo dito armorer, toolsmith, fisherman, and mason. And yung mga enchantment na kinakailangan ko ay nakuha ko na rin po dito sa ating librarian. So meron na po tayo ditong blast protection 4, protection 4, and efficiency 5, which is kailangan natin yan. And kaya nga pala ako naglagay dito ng iba pang mga profession ng mga villager para kapag kailangan natin ng mga emerald, sila yung makakatulong sa atin. Kagaya na lang nito mga kaibigan, kapag meron tayong 10 clay ball, pwede tayo magkaroon ng isang emerald. Tumapakagandang offer yan mga kaibigan. Lalo na dito mga kaibigan sa fisherman natin kasi meron po siyang trade na 20 string para sa isang emerald. So tamang tama, meron tayong spider farm. At saka nga pala napansin ko nga pala last video natin is meron po nag-comment na napakasimple daw po nung design doon sa ating golem farm. So mapapansin nyo mga kaibigan, wala pa po talagang masyadong design yung golem farm natin kasi sobrang laki po kasi nung ginawa ko na yan at medyo kinulang po ako sa oras. Pero baka off ka mga kaibigan, iisipan ko pa yan ng magandang design and hindi po yan yung pinaka magiging itsura niyan. Kaya ang agenda natin for today nga pala mga kaibigan is magiging outdoor designer tayo ngayon. Kasi ang bala ko po ngayon dito sa episode na ito ay yung mga malalawak na space ay lalagyan natin ng design para mas maging maganda yung ating village. So kung magpiprecam ako, mapapansin nyo dito mga kaibigan, napakadaming mga space dito na walang masyadong nakalagay. And maganda dyan mga kaibigan kung maglalagay tayo dyan ng outdoor design. And naisip ko mga kaibigan ay maglalagay tayo ng custom tree sa mga lugar na pwede tayo makapaglagay ng custom tree. So basta guys, maraming tayong gagawin ngayon. And isa pa dyan mga kaibigan, gagawa na rin tayo dito ng tulay patungo dito sa windmill natin para hindi na tayo mahirapan pang bumaba dito. Akit na naman, napakasil nun guys. First thing first na gagawin natin mga kaibigan is magagather muna tayo ngayon ng mga resources para sa gagamitin nating pang design dito sa ating malupitang base. So unahin ko muna siguro mga kaibigan i-harvest itong mga to dahil kailangan natin yung mga wheat na yan para sa hay bale. So teka lang muna mga kaibigan, kukuha muna ako dito sa iron farm natin ng iron. So gagamitin natin yung iron mga kaibigan para ipanggawa ng lantern. So gagawa tayo na itong lantern and alam kong madami po yung ginawa kong mga iron ingots pero okay lang yan, mayaman naman tayo sa iron. So itong mga lantern na itong mga kaibigan is ipapalit ko lang naman doon sa mga ilaw sa ating farm kasi mahirap kasi mga kaibigan kung mag-harvest tayo tapos matatanggal yung mga torch. Kaya papalitan natin ng iron yan. Sa tayo ngayon sa farm mga kaibigan at ang sunod naman na kailangan natin isang cursed dirt pati ang podsol. Sa pagkakaalam ko ay pwede tayo makakuha ng mga yon sa taiga biome. So meron kasi malapit ditong taiga biome and siguro doon na tayo kukuha ng mga kailangan natin. Okay, sana meron ditong cursed dirt. Hopefully mga kaibigan, cursed dirt pa to. Okay, ito pala podsol. Tamang tama. Sa tingin ko ang kailangan ko lang na podsol is at least 3 stack lang siguro kasi hindi naman natin masyadong kailangan ng madami. Okay, siguro kukuha tayo dito ng 3 stacks. Pero ang problema mga kaibigan ay wala pa tayong silk
touch. So hindi pala natin makukuha yung mga podsol dito, mga kaibigan. So tingin ko baka unahin muna natin yung cursed dirt, mga kaibigan, kasi wala pa tayong silk touch para sa diamond shovel natin. San kaya banda yon? Okay, tamang tama, ito pala yung inaanap ko. So siguro, mga kaibigan, kukuha ko neto ng 3 stacks. Okay, so medyo madami-dami din pala to. Okay, very nice. So alright, mga kaibigan, meron na po tayo ngayong 3 stack ng cursed dirt at good sa po tayo ngayon sa cursed dirt. And saka nga pala, kailangan din natin ng gravel. So makita tayo ng gravel dito banda. Okay, tamang-tama. Makakakuha tayo dito ng gravel, mga kaibigan. Buti na lang may gantong bundok dito, mga kaibigan. So sa tingin ko, 3 stack lang din yung kukunin kong ganto. So ngayon naman, mga kaibigan, ay kukuha naman tayo ngayon ng mga leaves. So kailangan kasi natin yung mga leaves, mga kaibigan, para sa gagawin nating custom tree. Kailangan lang natin ng leaves is ang oak leaves at ang spruce leaves. So medyo kailangan natin ng sobrang dami lang naman, kasi posible akong gumawa ng madaming custom tree sa base ko. So sa tingin ko, mga kaibigan, ang mga kailangan na gamit ko ay nakuha ko na. Meron na ako ditong madaming mga leaves para sa custom tree. Meron na ako ditong mga spruce log na kung saan ay natira dahil sa mga binild ko. Meron na tayong gravel at coarse dirt. Sa tingin ko, mga kaibigan, yung podsol ay baka ihabol ko na lang sa off-cam. Kasi wala pa po ako ngayong silk touch. Kaya hindi pa po tayo makakakuha ng podsol. At ang pinaka-unang didesignan natin ngayon is itong tulay patungo dito sa windmill. So madali lang naman yung design na naiisip ko. Talaga nga namang madali, pero malupit. Hawak-hawak ko na, mga kaibigan, yung mga gamit na kailangan natin para dito sa tulay. So unang-unang kailangan natin gawin is maglalagay ako dito ng stairs. Tapos maglalagay tayo dito banda ng planks. Pagkalagay natin dyan ng planks, ay maglalagay tayo dito ng mga slab. Ayan, lalagyan na natin, mga kaibigan, ng slab. At ang kailangan natin gawin ay tatanggalin ko muna itong mga dirt. Dahil ginamit lang naman natin yung dirt bilang base para sa gagawin nating tulay. Okay, so next naman, mga kaibigan, ay maglalagay tayo dito ng pillars. So dito, magbibilang tayo dito ng 3. Tatanggalin natin to. Tapos maglalagay tayo dito ng logs. So ganyan yung magiging itsura niyan. Tapos sunod naman, lagay din tayo dito ng 2. Lagay tayo dito, tapos bilang tayo ng 3, tapos lagay ulit tayo dito, tapos tanggalin natin to, tapos lagay din tayo dito, tapos bilang tayo ng 3 dito, tapos lalagay tayo ng ganto. Yung ginawa ko dito sa side ay gagawin ko rin sa kabilang side. And para mas maganda tingnan, i-strip na natin itong mga spruce logs natin dito. Tapos siguro ay maglagay tayo ng ganto. So maglalagay tayo ng mga ganto, mga kaibigan, sa bawat mga pillars. So yun na nga, mga kaibigan, nagawa na natin yung sa pillars. At ang sunod na kailangan na natin dito is yung mga fence. So kukuha tayo ngayon, mga kaibigan, ng deep slate, kasi wala pa pala na akong deep slate dito sa ating inventory. So ilalagay natin tong fence na ito sa bawat mga pillars. Tapos lalagyan din natin dito sa taas ng mga fence. Magkakaroon dito ng numbering pagdating sa fence. So kung 1 dito, magiging 2, magiging 3 dito, para mas maging maganda yung itsura ng bubong nitong bridge natin or tulay. So yung fence gate ay ilalagay natin dito. Ang ganda tingnan ng fence gate pagdating sa wall ng ating tulay, mga kaibigan. So ang kulang na lang dito ay bubong. So ang gagawin ko ay maglalagay ako dito ng ganto. Siguro maglalagay ako dito ng slab. Lagay tayo dito ng spruce trap doors. Tapos ng slab. Tapos sa ilalim nito, maglalagay ulit tayo ng slab, para mas maganda yung pagka-curve ng bubong natin. And gagawin ko na lang, mga kaibigan, yung pattern na ginawa ko dito sa kabila.
And para sa final touch ng ating tulay ay lalagyan na natin yan ng lantern. So maglalagay ako dito ng lantern, lantern dito, lantern sa gitna, lantern dito at lantern dyan mga kaibigan. So kung makikita nyo, natapos na po natin yung ating malupitang tulay. Talaga nga namang napakalupit mga kaibigan. Tsaka napakaganda rin nung pagkakagawa natin nung bubong. So by the way guys, yung build nga pala na ginawa ko is inspired po itong build ko sa nakita ko po sa YouTube. So binago ko lang naman mga kaibigan yung iba pang mga details dito sa ating tulay. Nakalimutan ko na kung anong channel yung pinagkuhaan ko ng idea, pero kung sino man siya, shoutout sa iyo boy. It's a brand new day mga kaibigan, at ngayon na po ay gagawin na po natin yung mga disenyo dito sa ating base. So bago muna natin pala gawin yun mga kaibigan, ay ang bala ko munang gawin ay maglagay dito ng kulungan. So kung makikita nyo mga kaibigan, pwede pa ako ditong maglagay ng mga fence at dito rin banda. Dahil posible nating mailagay dito yung mga animals na kailangan natin, which is ang chicken and yung pig. So ang kailangan ko mga kaibigan is syempre yung fence. Ayan, kailangan natin yung fence, tapos itong barrel at yung spruce slab. So ilalagay ko itong barrel na ito mga kaibigan dito banda. Lagay tayo dito ng ganito at pwede tayo dito maglagay ng mga fence. Diba? Tapos gumawa na rin siguro tayo ngayon ng fence gate. Nagawa tayo ng 10 fence gate para sure mga kaibigan. Lagay tayo dito ng fence gate, tapos fence gate din dito. Then gagawin rin natin yan mga kaibigan sa kabila. At saka nga pala mga kaibigan, ang bala ko pala dito sa pathway natin is gagawin natin siyang textured na pathway. Ang gagamitin natin pang texture dito mga kaibigan is yung coarse dirt, yung gravel, and yung podsol. So para gawin natin niyon, susundan lang natin itong mga pathway na ginawa ko. So gagawin natin, maglalagay tayo dito ng coarse dirt, podsol, gravel, at ganyan lang. Puro ganito lang mga kaibigan yung gagawin natin. Ayan, o diba? Lagay lang tayo ng ganito, gravel, podsol, ganito. Ganyan lang yung gagawin natin mga kaibigan na pathway. So para mas maganda yung kakalabasan. So makikita nyo, napakaganda nung kinalabasan nung pathway natin, diba? So gagawin ko yan sa lahat ng mga pathway na ginawa ko. Di ko nga alam mga kaibigan kung kasya ba yung mga resources natin para matapos natin itong mga pathway na to. Pero susubukan natin ngayon. And siguro mga kaibigan, para mas maging maganda yung pathway natin, maglalagay tayo dito ng mga spruce fence. Tapos, ng mga leaves. So, ang mangyayari mga kaibigan, maglalagay ako dito ng fence, leaves dito, fence na ganito. And sa tingin ko mga kaibigan, mas magiging maayos yung pathway natin pag nilagay ko to. So, kung makikita nyo mga kaibigan, napakaganda nung kinalabasan. Paano pa kaya kung matapos natin to ngayon? Na kailangan na natin gawin mga kaibigan is maglalagay na po tayo ngayon ng custom tree. So madali lang naman mga kaibigan yung gagawin nating custom tree, pero medyo matrabaho siya. Ilalagay ko yung custom tree dito at malapit sa bahay ko. So baka gumawa muna ako ng dalawang custom tree or depende mga kaibigan sa mga materials ko. Kaya ano pang hinihintay mo? Gawin na natin yung custom tree. Mga kaibigan, natapos na po natin ngayon ang ating custom tree. At kung makikita nyo, talaga nga namang napakalupit tingnan niyan mga kaibigan. So hindi ko alam mga kaibigan kung nababawasan yung mga leaves dito. Para napapansin ko, nagdedeke yung mga leaves. Patay tayo dyan kapag nagdedeke yung mga leaves, eh baka maubos yan. Pero sa tingin ko mga kaibigan, hindi naman siguro or namamalikmata lang ako. Pero yun na nga mga kaibigan, natapos na natin yung custom tree dito sa ating base. And dito naman banda mga kaibigan sa ibaba, meron na rin po dyang custom tree and talaga nga namang malupit na po tingnan niyang sabba na yan. And kung mapapansin nyo, dalawa lang yung ginawa natin kasi yung iba pang mga space dito ay pwede pa natin yan malagyan ng mga building. So dito banda mga kaibigan, baka next episode meron akong i-build dito and hindi ko alam kung ano ang i-build ko mga kaibigan. So all in all mga kaibigan, kung makikita ninyo, napakaganda na po ng ating base dito sa Minecraft Survival Series natin. And sa tingin ko mga
mga kaibigan, dito ko na po tatapusin itong video na ito. Maraming salamat po sa panonood at sana gusto mo itong video na ito. Huwag mong kalimutan pindutin na like dyan and syempre mag-subscribe ka na rin. And yun lang po sa araw nito. Paalam!